ang tipan ni Benjamin, ang ikalabindalawang anak ni na Jacob at Rachel. Unang kabanata, si Benjamin, ang ikalabindalawang anak ni na Jacob at Rachel, ang sanggol ng pamilya, ay naging pilosopo at pilantropo. Ang kopya ng mga salita ni Benjamin na kanyang iniutos sa kanyang mga anak na sundin pagkatapos niyang mabuhay ng 125 taon. At kanyang hinagkan sila at sinabi kung paanong ipinanganak si Isaac kay Abraham sa kanyang katandaan, gayon din ako kay Jacob. At dahil namatay si Rachel na aking ina sa panganganak sa akin, wala akong gatas. Kaya't ako ay pinasuso ni Bilha na kanyang tagapaglingkod na babae. Sapagkat si Rachel ay nanatiling baog sa loob ng 12 taon pagkatapos niyang maipanganak si Joseph. At siya'y nanalangin sa Panginoon na may 12 araw na pag-aayuno. At siya'y naglihi at ipinanganak ako. Sapagkat mahal na mahal ng aking ama si Rachel at nanalangin siya na makita niya ang 2 anak na lalaki na ipinanganak mula sa kanya. Kaya tinawag akong Benjamin, iyon ay isang anak ng mga araw. At nang ako ay pumunta sa Egypt kay Joseph at nakilala ako ng aking kapatid, sinabi niya sa akin, ano ang sinabi nila sa aking ama nang ipagbili nila ako? At sinabi ko sa kanya, nilagyan nila ng dugo ang iyong damit at ipinadala ito at sinabi, alamin kung ito ang damit ng iyong anak. At sinabi niya sa akin, gayon din, kapatid, nang hubaran nila ako ng aking balabal ay ibinigay nila ako sa mga Ismaelita. At binigyan nila ako ng isang tela at hinampas ako at inutusan akong tumakbo. At tungkol sa isa sa kanila na humampas sa akin ng pamalo, sinalubong siya ng isang leyon at pinatay siya. Kaya't ang kanyang mga kasamahan ay natakot. Gawin din ninyo sa makatuwid aking mga anak, ibigin ang Panginoong Diyos ng langit at lupa at sundin ang kanyang mga kautusan na sumusunod sa halimbawa ng mabuti at banal na taong si Joseph. At ang inyong isip ay maging mabuti, maging gaya ng pagkakilala niyo sa akin, sapagkat siya na tama sa kanyang pag-iisip ay nakikita ng tama ang lahat ng mga bagay. Matakot kayo sa Panginoon at ibigin ninyo ang inyong kapwa. At kahit na inaangkin kayo ng mga espiritu ni Belyar na pinahihirapan kayo ng bawat kasamaan, ngayon may hindi sila magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo, gaya ng wala kay Joseph na aking kapatid. Gaano karaming tao ang nagnanais na patayin siya at ipinagsangga lang siya ng Diyos. Sapagkat siya na may takot sa Diyos at umiibig sa kanyang kapwa ay hindi maaaring saktan ng espiritu ni Belyar na pinangangalagaan ng takot sa Diyos. Hindi rin siya mapapamahalaan sa pamamagitan ng paraan ng mga tao o mga hayop, sapagkat siya ay tinutulungan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig na mayroon siya sa kanyang kapwa. Sapagkat nakiusap din si Joseph sa ating ama na ipagdasal niya ang kanyang mga kapatid na huwag ibilang sa kanila ng Panginoon na kasalanan ang anumang kasamaang ginawa nila sa kanya. At sa gayon, si Jacob ay sumigaw, aking mabuting anak, ikaw ay nanaig sa kaloob-looban ng iyong ama na si Jacob. At niyakap niya siya at hinalikan siya sa loob ng 2 oras na sinasabi, sa iyo matutupad ang propesiya ng langit hinggil sa kordero ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan, si Jesus Christ. At na ang isang walang kapintasan ay ibibigay para sa mga taong makasalanan. At ang isang walang kasalanan ay mamamatay para sa mga taong di makadiyos sa dugo ng tipan, para sa kaligtasan ng mga Hintil at ng Israel, at wawasakin si Belyar at ang kanyang mga lingkod. Nakikita ninyo sa makatuwid mga anak ko ang wakas ng mabuting tao, maging mga tagasunod ng kanyang pagkahabag sa makatuwid ng may mabuting pag-iisip, upang kayo rin ay makapagsuot ng mga korona ng kaluwalhatian. Sapagkat ang mabuting tao ay walang maitim na mata, sapagkat siya ay nagpapakita ng awa sa lahat ng tao, kahit na sila ay makasalanan. At bagaman sila ay nag-iisip na may masamang layunin hinggil sa kanya, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti ay nadadaig niya ang kasamaan na pinangangalagaan ng Diyos at iniibig niya ang matuwid na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Kung ang sino man ay nililuwalhati ay hindi siya naiinggit sa kanya. Kung ang sino man ay yumaman, siya ay hindi naninibugho. Kung ang sino man ay matapang, kanyang pinupuri siya. Kung taong banal ay pinupuri niya. Sa dukha siya ay may awa. Sa may hina, siya ay may habag. Sa Diyos, siya ay umaawit ng mga papuri.
At siya na may biyaya ng mabuting espiritu ay iniibig niya gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Kung kaya nga kayo rin ay may mabuting pag-iisip, kung magkagayon ay kapwa masasamang tao ay magiging mapayapa sa inyo, at ang mga lapastangan ay igagalang kayo at magiging mabuti, at ang mga mapag-imbot ay hindi lamang ititigil sa kanilang labis na pagnanasa, kundi ibibigay pa nga ang mga bagay ng kanilang kasakiman sa mga naghihirap. Kung gagawa kayo ng mabuti, maging ang mga maruruming espiritu ay tatakas sa inyo, at matatakot sa inyo ang mga hayop. Sapagkat kung saan mayroong paggalang sa mabubuting gawa at liwanag sa isipan, maging ang kadiliman ay tumatakas mula sa kanya. Sapagkat kung ang sinuman ay gumawa ng karahasan sa isang banal na tao, siya ay nagsisisi. Sapagkat ang banal na tao ay maawain sa kanyang manlalait at tumatahimik. At kung ang sinuman ay magkakanulo sa isang taong matuwid, ang taong matuwid ay nananalangin. Bagamat siya ay mababa ng kaunti, gayon may hindi naglaon ay napakitang lalong maluwalhati, gaya ni Joseph na aking kapatid. Ang hilig ng mabuting tao ay wala sa kapangyarihan ng panilinlang ng espiritu ni Belial, sapagkat pinapatubayan ng anghel ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. At hindi siya tumitingin ng marugdob sa mga bagay na nasisira, ni nag-iipon ng mga kayamanan sa pamamagitan ng pagnanasa sa kasiyahan. Hindi siya nalulugod sa kasiyahan, hindi niya ipinipighati ang kanyang kapwa, hindi niya binubusog ang kanyang sarili sa mga karangyaan, hindi siya nagkakamali sa pagtataas ng mga mata, sapagkat ang Panginoon ang kanyang bahagi. Ang mabuting hilig ay hindi tumatanggap ng kaluwalhatian o kahihiyan mula sa mga tao, at hindi ito nakaalam ng anumang panlilinlang o kasinungalingan o pakikipag-away o panlalait. Sapagkat ang Panginoon ay nananahan sa kanya at nagliliwanag sa kanyang kaluluwa, at siya ay nagagalak sa lahat ng tao palagi. Ang mabuting pag-iisip ay walang dalawang dila, ng pagpapala at ng sumpa, ng kalapastanganan at ng karangalan, ng kalungkutan at ng kagalakan, ng katahimikan at ng kaguluhan, ng pagkakunwari at ng katotohanan, ng kahirapan at ng kayamanan. Ngunit ito ay may iisang disposisyon, hindi bulok at dalisay, hinggil sa lahat ng tao. Ito ay walang dobling paningin, dobling pandinig, sapagkat sa lahat ng kanyang ginagawa o sinasalita o nakikita, nalalaman niya na ang Panginoon ay tumitingin sa kanyang kaluluwa, at nililinis niya ang kanyang isipan upang hindi siya mahatulan ng mga tao, gayon din ng Diyos. At sa gayon ding paraan, ang mga gawa ni Belial ay dalawa, at walang pagkakaisa sa mga ito. Kaya nga, mga anak ko, sinasabi ko sa inyo, takasan ninyo ang masamang hangarin ni Belial, sapagkat binibigyan niya ng tabak ang mga sumusunod sa kanya. At ang tabak ay ang ina ng pitong kasamaan. Una, ang isip ay naglilihi sa pamamagitan ni Belial. At una ay may pagdanak ng dugo. Pangalawa, pagkasira. Pangatlo, kapigatian. Pangapat, pagpapatapon. Panglima, kakapusan. Panganim, gulat. Ikapito, pagkawasak. Kaya't si Cain ay ibinigay din ng Diyos sa pintong panghihiganti, sapagkat sa bawat daang taon ay dinadala ng Panginoon ang isang salot sa kanya. At noong siya ay 200 taong gulang na siya ay nagsimulang magdusa, at sa 900 taon siya ay nilipol. Sapagkat dahil kay Abel na kanyang kapatid, sa lahat ng kasamaan ay hinatulan siya, ngunit si Lamech ay hinatulan ng 77. Sapagkat magpakailanman, iyong mga gaya ni Cain sa inggit at pagpapuot sa mga kapatid, ay parurusahan ng gayon ding kahatulan. Kalawang kabanata. At kayo, mga anak ko, tumakas sa paggawa ng masama, inggit at pagkapuot sa mga kapatid, at kumapit sa kabutihan at pagmamahal. Siya na may malinis na pag-iisip sa pag-ibig ay hindi tumitingin sa isang babae na may kinalaman sa pakikiapid, sapagkat wala siyang karumihan sa kanyang puso, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa kanya. Sapagkat kung paano ang araw ay hindi nadungisan sa pamamagitan ng pagsikat sa dumi at puti, kundi sa halip ay tinutuyo pareho at itinataboy ang masamang amoy. Gayun din ang dalisay na pag-iisip, bagamat napapalibutan ng mga karumihan ng lupa, sa halip ay nililinis ang mga ito at hindi mismo nadungisan. At naniniwala ako na magkakaroon din ng mga masasamang gawa sa inyo, mula sa mga salita ni Enoch na matuwid, na kayo ay makikiapid sa pakikiapid ng Sodoma at mamamatay,
lahat maliban sa iilan, at magpapanibago ng kahalayan sa mga babae. At ang kaharian ng Panginoon ay hindi mapapa sa inyo, sapagkat pagdakay aalisin niya ito. Gayunpaman, ang templo ng Diyos ay magiging inyong bahagi, at ang huling templo ay magiging higit na maluwalhati kaysa sa una. At ang 12 tribo ay titipunin doon, at ang lahat ng mga hintil hanggang sa ipadala ng kataas-taasan ang kanyang kaligtasan sa pagdalaw ng isang bugtong na propeta, si Jesus Christ. At siya ay papasok sa unang templo, at doon ang Panginoon ay tatratuhin ng may galit, at siya ay itataas sa isang puno. At ang tabing ng templo ay mapupunit, at ang Espiritu ng Diyos ay magpapatuloy sa mga hintil na parang apoy na bumubuhos. At aakyat siya mula sa Hades at lilipat sa langit mula sa lupa. At alam ko kung gaano siya kababa sa lupa at kung gaano kaluwalhati sa langit. Nang si Joseph ay nasa Ehipto, ako'y nanabik na makita ang kanyang anyo at ang anyo ng kanyang mukha. At sa pamamagitan ng mga panalangin ni Jacob na aking ama ay nakita ko siya habang gising sa araw, maging ang kanyang buong anyo ng eksakto kung ano siya. At nang masabi niya ang mga bagay na ito, sinabi niya sa kanila, alamin ninyo sa makatuwid mga anak ko na ako ay mamamatay. Gawin ninyo sa makatuwid ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa. At sundin ang kautusan ng Panginoon at ang kanyang mga utos. Sapagkat ang mga bagay na ito ay iniiwan ko sa inyo sa halip na mana, gawin din ninyo sa makatuwid, ibigay ang mga ito sa inyong mga anak para sa walang hanggang pag-aari. Sapagkat gayon din ang ginawa ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Dahil lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay nila sa amin bilang isang mana na sinasabi, sundin niyo ang mga utos ng Diyos hanggang sa ipahayag ng Panginoon ang kanyang kaligtasan sa lahat ng mga hintil. At pagkatapos ay makikita ninyo sina Enoch, Noah at Shem at Abraham at Isaac at Jacob na tumatayo sa kanang kamay sa kagalakan. Kung magkagayoy babangon din kayo, tayo, bawat isa sa ating tribo, na sasamba sa hari ng langit, na nagpakita sa lupa sa anyo ng isang tao sa pagpapakumbaba. At lahat ng naniniwala sa kanya sa lupa ay magagalak kasama niya. Kung magkagayoy babangon din ang lahat ng tao, ang iba sa kaluwalhatian at ang iba sa kahihiyan. At hahatulan muna ng Panginoon ang Israel dahil sa kanilang kasamaan. Sapagkat nang siya ay nagpakita bilang Diyos sa laman upang iligtas sila, hindi sila naniwala sa kanya. At pagkatapos ay hahatulan niya ang lahat ng mga hintil, kasing dami ng hindi naniwala sa kanya noong siya ay nagpakita sa lupa. At kanyang hahatulan ng Israel sa pamamagitan ng mga pinili sa mga hintil, gaya ng kanyang pagsaway kay Esau sa pamamagitan ng mga Midianite, na nilinlang ang kanilang mga kapatid, na anupat sila'y nahulog sa pakikiapid. At pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at sila'y nahiwalay sa Diyos, kaya't naging mga anak sa bahagi nila na may takot sa Panginoon. Kung kayo nga, aking mga anak, ay lalakad sa kabanalan alinsunod sa mga kautusan ng Panginoon, kayo ay muling maninirahan sa aking piling, at ang buong Israel ay titipunin sa Panginoon, at hindi na ako tatawaging mabangis na lobo dahil sa inyong mga paninira, kundi isang manggagawa ng Panginoon na namamahagi ng pagkain sa mga gumagawa ng mabuti. At babangon sa mga huling araw ang isang minamahal ng Panginoon mula sa tribo ni Juda at Levi, isang tagatupad ng kanyang mabuting kaluguran sa kanyang bibig na may bagong kaalaman na nagbibigay liwanag sa mga hintil. Hanggang sa katapusan ng kapanahunan ay mananatili siya sa mga sinagoga ng mga hintil at sa gitna ng kanilang mga pinuno bilang isang himig ng musika sa bibig ng lahat. At siya ay isusulat sa mga banal na aklat, kapwa ang kanyang gawain at ang kanyang salita. At siya ay magiging isang pinili ng Diyos magpakailanman. At sa pamamagitan ng mga ito, siya ay paparoot pa rito gaya ni Jacob na aking ama, sinasabing, pupunan niya ang kulang sa inyong tribo. At nang masabi niya ang mga bagay na ito, ay iniunat niya ang kanyang mga paa at namatay sa isang maganda at mahimbing na pagkatulog. At ginawa ng kanyang mga anak ang ayon sa kanyang iniutos sa kanila, at kanilang binuhat ang kanyang bangkay at inilibing sa Hebron na kasama ng kanyang mga magulang. At ang bilang ng mga araw ng kanyang buhay ay 125 taon.